So, ang ating tutorial for today is how to compute GPA using Excel. So, para hindi na tayo laging nagbibilang-bilang isa-isa. Okay. So, meron na ako ditong ginawa, guys, na sample table. So, class number ng mga bata, and then name of students, and then yung grades nila. For example, first grading grade nila yan sa mathematics. Okay. So, again, start muna tayo. Nagagawa tayo ng table. Mag-ready ka or i-copy-paste mo yung names ng bata. Make sure na yung inyong rows ay walang na-hide or ano, walang nabaktaw. Ayan. So, dapat sunod-sunod talaga siya. So, nilagyan ko dito ng B1 hanggang depende sa number of ano niya, sa class size niya. So, ito yung actual ha. So, meron akong 54 students, 27 na boys at 27 na girls. So, sample yan. Ito yung, kunwari, ito yung mga grades nila ng math ng first grading. O, diba, nang babagsak si ma'am. Kaya, mag-aral mabuti. Char lang po yan. Kunwari lang po yung mga grades na yan. So, let's say, ayan na, kinopy-paste nyo na dito sa table na to, yung para sa section na yan. So, pwede nyo na i-rename to na yung GPA niya. Okay, next. Now, so, sabayan nyo ako para meron na rin kayong sariling formula ng ating ano. So, ano ba yung mga dapat natin i-ready? So, kung makikita nyo dito, meron akong ginawang table. Ayan. Nakalagay yung P. Ito yung percentage. So, kompletuhin pa lang, ha? Percentage. So, percentage. So, kung mapapasin nyo, hindi siya nagkasya, di ba? So, click mo natin. Double click ko, di ba? Ayan. So, percentage. Copyin natin yan. Percentage, grade, and then value. So, ito talaga yung GPA natin. So, ito muna yung ating i-ready na formula. So, itong table na to. Ayan. So, saan ba galing to? Ito yung 0. Ito yung pinaka mababang grade or 74 below. Ito yan. And then, itong 74.5. Ito yung pinaka mababang grade. Ito yung left boundary niya. Left boundary ng ating percentage. Ito naman 84.5. Dito yan sa 85 to 89. And then 89.5 90 to 94. So, yan yung basis natin. Okay? Ito yung kukuhaan natin ng GPA, ha? So, dito muna tayo titingin. Now, niname natin si 74 below ng A, and then 75 to 79 ng B, and then sige, para makita nyo na lang, ha? Ayan, ulit. 74 below, ininame ko siya as A. 75 to 79 is B. Copy lang natin. Ctrl-C, and then Ctrl-V. Ayan. So, kinopy-paste lang natin yung values. Okay. So, dyan po yan galing. So, ito, bakit ko siya binigay ng A, B, or C? So, nag-assign lang po tayo ng values niya, ha? Ng quantity kasi para yun po yung maging formula natin. So, siya yung first value, second value, third value, fourth, fifth, 6th and 7th value. Now, para mabilang na natin to, magsiset tayo ng values niya, equivalent values. So, dito natin gagawin sa equivalent. So, first is, gagamit tayo ng VLOOKUP. Ayan. So, dito tayo, click natin yung formula. Ayan. So, hanapin natin dito ang VLOOKUP. Ayan. So, VLOOKUP. Okay. Ayan. So, sino yung titingnan natin ng VLOOKUP? Siyempre, ito katabi niya, yung may mga grades. So, yan po yun. Okay, then,
Punta tayo sa next. Table. Ayan. Ano ba yung pagbabasihan nating table? Ito yon yung ginawa natin. So, ito yung table na ginawa natin. Itadrag lang natin. So, ayan. Now, para po hindi siya magagalaw or hindi mababago yung formula natin, lalagyan natin siya ng F4, ng dollar sign. So, just click F4 before R6. Ayan. And then, yung isa naman, punta nyo lang yung cursor. F4 ulit. F4. Ayan. So, then, proceed tayo dito sa next. And then, ano ba yung index number na kukuhaan natin? So, syempre, ito. Ito yung titingnan natin, yung AB. So, pang ilang column ba siya? 1, 2. So, second column siya. And then, okay. Sundan nyo po ba? So, kung mapapansin nyo, yung 81 ay nasa C. Kasi that is 80 to 84. Ayan. So, C siya, diba? So, para lahat yan ay mahanapan na natin yung grade na equivalent niya is click lang natin to. So, yung green na yan, yung dulo na yan, makita mo yung plus sign. Double click lang ang inyong mouse pad. Ayan. Left click to. Double click yung mouse pad. Ayan. Na guys. Diba? So, lahat na siya. Ay, sorry. Ayun. Ayan. So, meron na tayong assigned values. So, pupunta na tayo ngayon sa GPA. Ayan. So, sa GPA natin, ulit, meron tayong percentage. Ito yung GPA na hanapin. Ito yung grade, corresponding grade. So, nag-name tayo ng A, B, C, D, E, F, G para malaman natin kung siya ba ay belong sa 75 to 79, 74 below, 90 to 100. Ayan. And then, now, kukumpitin na natin ngayon yung GPA ng male. So, paano natin kukumpitin? So, yun lang ulit. So, ito lang. Equals, and then gagamitin natin yung count if. Ayan. Count if, and then open parenthesis. So, saan ba tayo magbibilang? So, ito. Start tayo dito. Hanggang saan ba yung boys? Hanggang saan ba yung male? So, siya ay hanggang B27. So, hanggang dyan mo lang siya itadrag. Okay? So, kung mapapansin nyo, ayan, meron na tayong P7 to P33. Again, kailangan ilock natin para hindi magalaw. Press F4 para magkaroon siya ng dollar sign. Press F4. Ayan. And then, comma. And then, ano ba yung titignan natin ng values niya? So, itong katabi niya, syempre, kung anong letter. Yun. And then, close parenthesis. Enter. Okay. So, kung mapansin niyo dito, naku, ang dami palang binagsak ni ma'am. So, 74 below, 13 yung bumagsak sa math, yung first grading. So, paano natin malalaman yung iba? So, ulit, press lang natin to, and then makita nyo yung plus sign sa dulo, double click. Ayan. So, meron tayo. Natin kung ilan nga ba yan. So, syempre, isa-sum natin. Diba? So, sum. Actually, may shortcut din. Pero, okay, gamitin natin yan para masaya. So, ayan. Okay. Ayan. So, mapapansin nyo, 27 siya. No? So, kayain lang natin yan. Now, gawin naman na natin ng formula yung female. So, ganun ulit. Count equals, and then count if. Count if. And then, parenthesis. Click natin ngayon, nasan ba yung girls nagsimula? G1. Ayun. So, ito, drag lang natin pababa hanggang G27. Ayan. So, kung mapapansin nyo, nandito siya. Ayan yung formula natin. Diba? So, lalagyan ulit natin ng dollar sign. Press F4. And then, press F4.
kama. And then, click ulit natin tong grade. Ayan. And then, close parenthesis, enter. Ayan. So, merong anim na bumagsak sa math. So, tingnan natin kung ilan pa yung grades nila. Ayan. Meron tayong 6 na 74 below. And then, sa 75 to 79 meron tayong 12. Ayan. So, kung mapapansin nyo, 27 din yung ating female. Ayan. Now, to get the total, kunin din natin yung sum. Siyempre, sum niya. Diba? Sum. Okay. And then, drag. Wala dito, hanggang dito, i-add daw. Okay. So, meron tayong 19. So, drag down lang. So, ayan. Ito na po yung ating total. So, siguro, parang maganda natin na. So, ayan guys. Meron na tayong GPA. So, ganun lang po kadali. So, halimbawa, makukumpit ka na. Ibang section naman na. O, ganun lang ulit. Ito na lang po yung babaguhin nyo. Ito na lang yung babaguhin nyo yung mga grades. So, kunwari, nag-copy-paste kayo. Kunwari lang ulit. Compute naman natin yung sa science, kumari. Kumari, may, ito, para matataas, AP. Yan. Yung male muna, male. B, 27, ayan. Control C. Pag mag-control values kayo, ha? Control V. O, oh, diba? Napansin nyo na bago din yung grades. Na bago din yung GPA niya. O, ganun lang guys. Kadali. So, copy-paste. Copy-paste lang. So, nabawa sa girls naman. Ganun din po ulit. G1. Control-C. Ayan. G1. Control V. So, nakita nyo na bago yung equivalent. So, ayan na guys. Automatic na guys. May GPA ka na. Ayan na po agad yung GPA mo. So, meron kang 11 na 90 above. Wow! Bonggisyos. Diba? Ayan yung ating mga with high honors. With honors. Ayan. Ganun lang po. That's